What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. For today's video ay may hinihintay akong mga isda na in order, no? Dahil kung maalala nyo na nakaraan, sinabi ko nga sa inyo na magbabago tayo ng diskarte ngayon, no? So itong bahay, imbis na fish farm, gagawin ko na siyang mini pet shop. So ayun, nag-order na nga ako sa iba ng ng mga isda. At yun, magdadagdag tayo ng ibang variety. At hihiwalay ko na nga yung farm tsaka yung mga grow out ko, ilalagay ko na sa binyan. Tapos ang ilalagay ko na lang dito sa akin sa bahay, yung ibang mga binibreed ko. At yun nga, yung kalahati gagawin nating space para sa mga binibenta natin. So yun, hinihintay ko lang ngayon, no, dahil nakakuha na ako ng medyo maganda-gandang labanan na supplier na medyo mababa lang magbigay. At medyo malapit lang din sa akin, kaya madali akong makaka-order at medyo mura yung shipping niya. Kaya sumubo ako ng konti, so hintayin natin. Papakita ko sa inyo yung mga in-order ko na pambenta. Tapos, ayun, pakita ko na rin sa inyo yung mga ayusin natin, no? Kasi hindi pa naka-prepare talaga yung ating lugar, may mga laman pa. So, titignan natin kung ano yung mga pwede nating tanggalin, yung pwede natin pagsamahin para mailagay natin yung mga bago nating isda na ibibenta. So, ayun, pag-usapan na rin natin yung mga kailangan, no, pag magpe-pet shop ka. Kasi maraming nagtatanong at maraming na curious kung ano nga ba yung mga kailangan pag magpe-pet shop. So, ayun guys. So yung mga kaasang, no, unti-unti na nga nating i-convert from fish farm, gagawin na nating mini pet shop itong ating lugar, no. So wala namang pinagbago yan, no, dahil may mga tanks tayo to. Mapansin nyo, ang dami kong halaman dito, no, kasi bumili ako ng halaman nga pala. May kwento ko lang sa inyo. Bumili ako ng halaman para sa binyan, hindi pa ako napunta doon. At ayun, yung kinuha ko kasi mga bagong cuttings, kaya hindi pa naka-prepare. At hinaya ko na lang muna dyan, no, at inisip ko na maganda naman yung tama dyan ng araw. At di ko pa nalalagyan nga ng lona yan, kaya inisip ko na hindi naman mamamatay yan. So ayun, maglilipat muna tayo ng maglilipat muna tayo ng mga isda dahil may mga space ako dito. At kailangan ko ng mga pitong slot para sa aking pitong klaseng isda na in-order. So itong mga goldfish na to, pagsasamahin ko na lang din yan siguro. Tapos dito may mga ready naman ako dito. Meron pa ako dito kailangan tanggalin yung ating platinum dumbo ear, tapos yung mga flower dyan. At lilinisan ko na rin to ng konti, no. Tapos yun nga, sa mga tatanong, no, kung sakaling magpe-pet shop kayo, ang pinaka-importante talaga sa mga isda ay syempre kailangan marami kayong slot, marami kayong tank, para mas marami kayong may stock. So yun talaga yung pinaka-importante dyan. Tapos ang filtration yan, dahil marami kayong tank na kailangan, no, mas maganda yung sponge filter lang. At mahirap kasi pag puro overhead filter yan, malakas sa kuryente yon. So kung makikita nyo yan, ang dami ko sponge filter dito, mga almost 20 slots yan, 20 na sponge filter din yan. Pero ang gumagana dyan, isang winner pump lang, no. Tapos kung tutuusin, pwede nyo rin lagyan yung dyan, yung mas malakas yung compressor natin. Kung mapapansin nyo yung mga air hose natin dyan, dito lang papunta lahat yan. Yan, yung isang tubo na yan, ay isang air hose na yan, papunta lang yan doon sa isang pump natin ng winner. So ayun, no, napakatipid lang nun kasi yung gamit kong winner, 9 watts lang yon. At kaya niya nang mag-supply ng hangin dyan. At okay na sa mga isda natin yun. Pero syempre, mabilis dumumi, no, pag ganyan lang yung filtration nyo. Kaya dapat araw-araw yung linis. Tapos yan, kung papasin nyo itong rack na to, ganun din, no. At ginamit ko nga, puro sponge filter lang din. At medyo madumi, no, dahil nga maliwanag dito. At hindi ko pa nalilinis yan. Pero okay pa rin yung mga isda dyan, no. Madumi lang siya, pero okay pa yan. Tapos yun, meron nga ako dito mga binibenta dahil meron akong space pa dyan na dapat pang ka nakalagay doon. So yan, pwede natin lagyan ng accessories yan. O papasin nyo, yan yung bike ko at ito yung mga tank natin. Tapos pinapasok ko yung kotse dito. Pero ngayon, alisin ko na lagi yan. So ganyan yung style nung aking magiging pet shop at yung kotse nga ay nasa labas. So yung mga kasang, naisip akong linisan ng konti, no, tapos pagsamasamahin ko na yung mga goldfish tsaka yung mga pwede nating ilipat para magkaroon tayo ng mga extra space. Tapos yun, nililinisan natin ng konti, no, para maganda-ganda tingnan. So yan, i-scrub ko lang yan pag nililinis ko, tapos pinapaltan ko lang ng tubig at syempre babawasan muna natin ng tubig. So yan, tatapong ko lang ng konti dyan. Maganda dito, diretso na sa labas, no. Tapos yun, pinagsama ko na nga yung mga goldfish natin dito. Magkakasama na yung mga oranda ko dyan at mga rancho ko na puro black. Puro black na meron ako ngayon dito. So binibenta ko yan ng 150 ang isa, 100 to 150 depende sa size. So yun, hintayin muna natin yung mga in-order ko, no, dahil nakaready na yung ating mga lalagyan. So yung mga kaasang, dumating na nga yung ating mga in-order, no. Tigsa 10 lang muna yung kinuha ko, no, dahil wala pa tayo masyadong pondo dyan. At pinilit ko lang din na makabili na talaga ngayon para, alam mo yun, masimula na. Kasi ako pag nakakaisip ako ng mga bagong idea ko, sige lang ako ng sige. So yan, meron tayo dito mga isda, mga tiger barb, mga tetra.
At yun, subukan natin magbenta na ng maraming species ng isda, no? Hindi lang yung mga binibreed natin. So yun, dahil galing sila sa biyahe, syempre ilalagay muna natin sila dito para ma-acclimate. So pinag-iwalay-walay ko na yan. So kailangan ko silang pag-iwalayin dahil baka mag-breed yan, lalo na itong mga ito, meron ditong black molly. Tapos yung mga danios natin, eh magkakaiba yung kulay. Syempre magkakaiba yung kulay, magkakaiba yung presyo niyan. At yung tiger barb, saan natin ilalagay ito? Dito na lang natin ilagay sa may halaman. Medyo maliit, no? Dahil market size lang yung mga nakuha natin. Pero okay na rin yan at pasok naman sa budget din. So yun, kumuha ako ng neon green tetra. Ay, neon green danios na long fin. Yan, meron tayo dyan. Pakita sa inyo mamaya pag tapos natin ma-acclimate. Meron din tayong pink dito. Tapos leopard, blue, tsaka ano ba ito, isang to? Basta yan. Ito yata yung leopard. So yan, na-acclimate muna natin mga ilang minuto yan. So yung mga kaasang, no, inabot na ako ng gabi dahil sa acclimate natin, dahil hapon na ako order. So ito yung mga na-order natin, mga glow tetra. Bebenta ako nyan, umorder ako ng kulay red, purple, tsaka kulay blue. So yun yung available na ngayon, wala yung green, eh. So isusunod na lang natin yun. So yan, meron tayong mga 10 peraso dito na glow tetra. So, para sa mga bibili o sa mga gusto bumili, order lang kayo sa akin sa Shopee tuloy sa, ano, sa Facebook, pinupost ko yan. Ayan, nandito yung ating mga danios. At dito ko naisip ilagay yung ating tiger barb. So meron ako ditong long fin neon green danios. Ayan, kumuha ako 10. Tingnan natin kung ano, no, kung gagalaw o kung may bibili niyan. Ayan, ganda nito. Meron ako mga binibreed nito, eh, para hindi pa nangingitlog ngayon. Kaya kumuha na lang ako ng pambenta talaga. Meron tayong pink danios dito. 10 peraso lang din yan. Mura lang yan, guys, no, kasi nakakuha ako ng supplier na diretso talaga. Ito, leopard. Leopard to, no, hindi to yung zebra. Iba yung pattern niya. Tapos ito, ano ba to? Red? Parang red, eh. So yan, ready na yan para ibenta lahat, no? Tapos yung tiger barb natin yan, kumuha rin ako ng 10 tiger barb. Meron pa nga neon green tiger barb dun, eh. Pero sabi ko, subukan ko muna tong common na tiger barb kasi medyo mas mahal ng konti yung neon green. So soon magkakaroon din tayo, no? Tapos bumili na rin ako nitong black molly. Yan, pag bumili kayo sa mga supplier ng ganito, random, guys, no, hindi nyo mapipili kung male o female yan. Buti na lang may nakita akong male tsaka female din dito, para doon sa mga may mga bumibili kasi ng isda na ano, eh, na namimili sila ng ano, ng gender. So yun, sa ibang pet shop di ka makakapili, no, pero sa akin pwede naman kung merong available na mapipili. Yan, mura-mura lang yan, mga black balloon mollies natin, no, dahil mga market size lang yan. So yun, no, nailinis ko na nga siya. Ayun, lilinisin ko pa yan at yung mga flower horn, kasi ang dami kong flower horn ngayon, eh. So magbabawas ako ng flower horn soon. Tapos yun nga pala, meron na rin ako binibenta ng aquarium tank dito, nakakuha ako ng dito lang sa tropa na mga brand new din. So subukan din natin magbenta ng mga ano, tank. So yun, may hinintay pa ako isa nga pala, guys, galing QC. So yung mga kasang, no, may in-order ako biglaan, galing Caloocan pala to. So yun, may umorder kasi sa akin na 2 tao, eh. So naisip ko na kumuha muna sa iba para maano sila, no, ma-providean sila ng kailangan nilang isda. Dahil sayang din yung kita, tapos mayroon naman ako mga kaibigan dyan na nag-breed din. So yun, after ilang minuto na, tapos na yung ano natin, no, yung acclimation natin. So ito na nga yung mga kinuha natin, no. Bali kumuha ako ng goldfish, 10 peraso lang yan dahil nga may nag-anap sa akin. Eh, kahit hindi masyadong sulit yung ano, yung biyahe, dahil 10 lang yung kinuha ko. At galing pa Caloocan to, medyo mahal yung ano, medyo mahal yung shipping. So yun, sinama ko muna sila doon sa akin mga black. At dyan muna natin ilalagay yan. So kumuha nga ako ng red, white na rancho. Na pet grade lang to, guys, no. Hindi to yung talagang sobrang ano, no, yung mga super gandang fry na selected. So pet grade lang to, para sa mga nagaanap. Eh mura lang naman syempre pag pet grade. Iba kasi yung mga talagang selected, eh. So yung mga gusto mag-alaga dyan ng ano, ng red white rancho, meron ako dito mga red white. Yan, marami dyan mga lemon head. Pero yung iba naman dyan, eh, kulang lang sa araw yan. Pansin ko, no, medyo mapuputi siya. Pero yung iba kasi, eh, kulay ano rin, orange din yan.
kulang lang sa araw, so iniisip ko na pag tumagal dito yan, naarawan naman to, eh gaganda rin yung kulay nyan dyan. So yun, for sale lahat yan, no? Tapos yun nga, may nagpapareserve ko sa akin dyan. So unahin ko muna syempre yun, kasi nga dahil sa kanila, eh kaya ako kumuha. Tapos sa mga gusto pang umorder, eh message nyo na lang ako sa Facebook na Hendrix Backyard. At ayun, hanggang dito na lang muna sa video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out.